1.2 mm na tubular mga spark. Ito naman nasa 1.3. Ayan, makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa, no? Yung 1.3 maganda nang i-welding sa mga tubular. Pero kapag sa 1.2, doon tayo nagkakaroon ng sakit sa ulo, no? Medyo mahirap i-welding. Pero bago tayo magsimula mga spark, kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Ngayon dito mga spark, sa dito ang kapal na tubular, kahit sa corner mga spark, hindi na gaanong mahirap i-welding. Dito lang sa 1.2, tapos galvanized ako, no? Mahirap mag-welding sa ganyang corner niya. Pag ganitong mga galvanized ang ginagamit natin. Galvanized na nga, manipis pa. And kapag dito sa side na to, halimbawa di yung side na yan, dito sa kabila, madali lang i-welding. Dito lang banda sa may gilid na to ang mahirap i-welding. Madalas mangyari dyan, butas yung kabila. Kung hindi naman, dumikit yung kabila ay hindi pa. Ngayon, kung mangyari yun sa inyo, paano nga ba aayusin yung welding? Para maganda naman yung welding kahit nga nabutasan ka, nagawa natin ang paraan. Ngayon sa ganito kanipis mga spark, ano? Siyempre mas maganda gamitin na welding rod 2.5. Kung meron kayong 2 mm, mas maganda. Kasi nga ito yung mga bagay na dito sa maninipis na tubular. Ngayon yung ganitong ano, welding rod na 2.5 mga spark, 70 to 90 amperes. Pero siyempre, kung nagwi-welding kayo ng mas makapal na dito, itatas nyo na yung amperes. Kahit nakalagay dun sa karton na sa 70 to 90. Kapag kumapal na yung bakal, itatas na rin natin yung amperahe. Ngayon sa pag-welding ng ganito mga spark, ano, yung button bits, pa spot-spot lang. Ngayon kapag nag-welding kayo ng ganito, yung mga nagsisimula mag-welding, kailangan yung rod nyo doon, mga 2 segundo lang nyo ibabad dun sa bakal. 1-2, 1-2, 1-2, ganun lang para hindi siya mabutasan. Ngayon kung mabutasan man siya, pwede kayong gumamit ng welding rod, gagawin yung failure rod. Para pag grind nyo yan, kahit nabutasan kayo dyan, nagaganda pa rin yung pinag-weldingan. Okay, ngayon mas spark, ispat muna natin. No? Tapos mamaya, kung mabutasan man dyan, dapat meron kayong grinder para i-grind nyo. Ngayon, okay mga spark, ngayon kapag nagsimula na kayong mag-spot dito, ano, mas maganda, ilapit nyo lang yung bawat spot natin para hindi na kayo mag-ulit. Kasi minsan kapag malalayo, may parte doon na mas manipis, maglalagay ko ulit ng spot. Kaya kung mag-spot kayo na ganito, malapit lang. Huwag nyo ibabad gano'n yung welding rod, mga 2 segundo. Ngayon, angat mo na yung welding rod para hindi lang siya mabutas. Ngayon, kapag nag-spot kayo na ganito, mas maganda patamaan nyo yung tanto na to. Kasi kahit parehas yung kapal nila, yung dulo nito, yung dulo ng tubular, mas madali siyang matunaw kaysa dito sa kanto. Kaya kung nangyayari sa inyo yun, mas patatamaan nyo yung kanto mismo ng tubular para hindi maubutas yung dulo ng isa. Thank you.
Okay, ganyan lang po mga spark, ano, kapag nagwe-welding tayo ng 1.2 na tubular. Kailangan yung i-grind kung halimbawa man hindi dumikit yung kabila para pumantay lamang siya dun sa dati. Kasi kapag hindi nyo tinanggal, halimbawa yung ispat nyo dyan, ano, nag-ispat kayo dyan, hindi dumikit yung kabila. Tapos tinuloy-tuloy nyo yun, masyadong makapal yung isa nun. Kung ganon, kailangan i-grind nyo yun para pantay lang sila. Kaya ngayon, kapag nagdudugtong tayo ng tubular ganito, mga spark, ganito yung itsura, mas madali. Hindi mahirap i-welding. Dito lang sa kanto na to, yung ganitong, halimbawa, gumagawa tayo ng pinto natin, ano, dito lang talaga medyo mahirap. Tapos manipis pa. Ang 1.3, okay na, madaling i-welding. Mayroon pala ako mga spark na video na ito, ano, nung nag-welding ako ng 1.3 tubular. Panoorin nyo rin yung video ko na to. Okay, hanggang sa muli mga spark, sana ay meron kayong natutunan sa aking simpleng tips sa pag-full weld ng 1.2mm na tubular. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe.